So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi mga kadiyo. 8 Showtime, imbestigahan ng MTRCB matapos ireklamo ng manonood sina Vice Ganda at Ion Perez. Panoorin po natin yung video. Ito'y may kaugnayan nga sa ginawang kulitan ng magpartner na sina Vice Ganda at Ion Perez sa segment na Isip Bata kung saan ipinakita nila kung paan sila kumain ng icing sa cake. Maraming na-offend at nabastusan sa nasabing eksena lalo na sa ginawa ni Ion na isinubo ang daliri na may icing at napapikit pa na tila sarap na sarap sa kanyang kinain. Isa sa mga matapang na naglabas ng kanyang saloobin about this ay ang social media personality at motivational speaker na si Rendon Labrador na tinawag pang kahayupan ang naturang eksena on national television. Sa Facebook video, sinita rin ni Rendon maging ang ABS-CBN at MTRCB dahil sa pagkonsinti umano sa dalawa. Wala naman daw siyang pakialam sa relasyon ni Vice at Ion. Sa katunayan, nire-respeto raw niya ang LGBTQ community. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit kailangang ipakita pa on national TV ang kanilang paglalandian at ang pinakamalala pa raw sa harapan ng mga bata. Kasunod nito, nanawagan din siya sa MTRCB na aksyonan agad ang kanyang reklamo, pati na ng ilang pang nakapanood sa nasabing episode ng Noontime Show, na napapanood nga ngayon sa ABS-CBN at GTV channel ng GMA7. Ngayong araw, naglabas ng official statement ang MTRCB hinggil sa issue sa pamamagitan ng kanilang official FB account. Ipinatawag nila ang pamunuan ng It Showtime upang tumistigo sa gagawing hearing. Sabi ng MTRCB, nag-issue sila ng notice to appear and testify sa producers ng Noontime Show dahil sa patong-patong na reklamo na natanggap ng board. Ang naturang eksena raw ay lumalabag sa Section 3 ng Presidential Decree No. 1986. Naganap ang hearing kaninang umaga sa MTRCB office sa Timog Avenue, Quezon City. Wala pang inilalabas na resolusyon ang ahensya hinggil sa issue. Hindi pa rin nagsasalita sina Vice at Ion sa mga maanghang na salitang ibinato sa kanila ni Rendon Labrador. Ngunit naon na rito, nag-tweet si Vice kamakailan tungkol sa mga taong gagawin ang lahat para lang magpasikat. Samantala, itinalaga ng Anti-Terrorism Council or ATC si suspending Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tebes bilang isang terorista at pinuno ng isang umano'y armadong grupo matapos mahanap ang probable cause para igarantiya ang naturang tag. Ang kanyang kapatid naman na si Pride Henry Tebes at 11 iba pa ay itinalaga rin bilang mga terorista ayon sa Resolution No. 43 na may pitsang July 26 ngunit inilabas lamang sa media noong Martes. Ito naturong utak sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo, ang embattled lawmaker. Itinanggi na magkapatid na Tebes na sangkot sila sa mga pagpatay sa lalawigan. Ito ang iba pang individual na itinalaga bilang mga terorista na di umano ay miyembro ng Tebes Terrorist Group. Sina Marvin Miranda, Rogelio Antipolo, Romel Pataguan, Winrich Estores, John Louis Gonyon, Daniel Lora, Yolohio Gonyon Jr., Tomasino Aledro, Nigel Lictuna, Jumare Katubay, Haname Sumero Uray. Sinabi ng konseho na si Pride Henry Tebes at Lictuna, bukod sa iba pa, ay nagbibigay ng material na suporta. Ang pangasiwa ng pondo para sa mga pagpatay ay itinalaga kay Uray habang si Miranda ay nagsilbing organizer at recruiter ng mga tauhan para sa mga pag-atake dagdag nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Anti-Terrorism Council na ang mga pagtatalaga ay formal na ginawa kasunod ng isang masusing pagsusuri ng nakahihimok na ebidensya at mga pangyayari sa katotohanan. Sinabi rin ng konseho na nilabag umano ni Tebes at ng kanyang grupo ang Anti-Terrorism Act of 2020, particular ang mga seksyon sumakasaklaw sa mga pagkakasala na may kaugnayan sa paggawa ng terorismo, pagpaplano, pagsasanay, paghahanda at pagpapadali sa mga gawaing terorista, pangangalap at pagiging kasapi sa isang organisasyong terorista, gayon din ang pagbibigay ng material na suporta sa mga terorista. Sabi rin ng ETC na ang Tebes Terrorist Group ay nasangkot sa iba't ibang insidente na nagdulot ng pinsala sa mga residente ng Negros Oriental. So, panoorin po natin yung video mga kadiyo. In Resolution No. 63, dated July 26, the ATC marks Tebes as the leader and mastermind of the alleged terrorist group behind Degamo's murder and other political killings in Negros Oriental. The ATC points out that even before the murder of Degamo, a number of politically motivated killings
have already been attributed to Representative Teves and his group. The resolution likewise labels Teves' brother, former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves, as a terrorist. According to the ATC, Pride Henry was providing material support to his brother's alleged terrorist group. The ATC also tagged 11 others for their assistance in, quote, terrorist attacks and in the political killings in the province. Meanwhile, the camp of Representative Teves says the terrorist tag came as no surprise and that it was a mere weaponization of the Anti-Terror Act. Topacio says the move marks a sad day for the rule of law in the country, claiming that it should serve as a reminder to the public that no one is safe against the government should they be targeted. For his part, Pride Henry said in a television interview that he will look into appealing the terrorist tag, claiming he is a law-abiding person. So ito lang po ang ating news update ngayon, mga ka-DIO, and please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito, and please pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. So ano na ang gagawin ni Teves ngayon, mga ka-DIO, na itinalaga na siya bilang isang terorista? May probable cause ba talaga para ituring si Teves na isang terorista? Mag-comment down below sa inyong reaction o call dito. Maraming salamat po at magandang araw.